obra maestra. Nakikita ko na kung ano ang problema. Naku, hindi kami ang problema. Ang papa ang aming inaalala. Eto, Paula, at sabihin sa papa, dinadalaw siya ng anak ng kaibigan niyang si Camacho. Kumusta siya ang inyong papa? Si Don Lorenzo El Magnifico. Okay naman. Hindi na ba kayang lumabas ng kwarto? Naaksidente siya. Kailan? Nung isang taon pa. Na kanyang ipinta ang retrato. Nang matapos ang opera. Ano ang nangyari? Hindi namin nakita. Nangyari sa gabi, naglakad siguro sa pagtulog at nahulog. Mula sa balkon ng kwarto, nahulog sa patio. Diyos ko, nabalian ba? Salamat sa Diyos, hindi naman. Anong lagay ngayon? Pitoy, alam mo ba, isang taon na ngayong hindi lumalabas sa kwarto niya. Naku, sinisisi namin ang aming sarili sa nangyari. Ngunit bakit kung aksidente ka mo ang nangyari? Aksidente? Halika, Pitoy. Tuwang-tuwa ang papa. Puntahan daw siya. Salamat, Paula. Pitoy, hindi ka reporter. Isa kang kaibigan. Hindi ka na pa rito para mag-interview. O kumuha ng retrato. Naparito ka na. Oo, Candida. Siglang nag-uusap ng iwanan ko sila. Bumubuti na yata ang lagay ng papa. Mga utang natin sa gas, sa tubig, sa doktor, at ito sa kuryente. Pakinggan mo, muli namin kayong pinagsasabihan na pag hindi nabayaran agad ang inyong mga utang, mapipilitan kami tutulan kayo ng serbisyo. Pangatlong pabala na ito, nagsabi ka ba kay Manolo? Tinawagan ko siya, tinawagan ko si Pepang. Ang sabi nila, oo, magpapadala ng pera. Isang buwan nang nagsasabi, wala namang padala. Mga mahal nating kapatid, ang gusto ng dalawa, iwanan na natin ang bahay na ito. Hindi nila tayo mapipilit, basta dito tayong dalawa. Dito tayo pinanganak, dito tayo mamamatay. Paano kung umayaw na sila, magsustento pa sa atin? Tingnan mo, may bagong ideya ako. Nasa nandiyaryo, aba eto, ang sabi rito. Magandang hapon, mga binibini. Aba, merienda. Gusto mo ng tsokolate, Mr. Javier? Masama yan sa negosyo, kwarto lang ang artilado ko. Paula, isang tasa pa. Naku, para ano, pwede na ang tasang ito. Mr. Javier, inuutos kong ibaba mo ang tasang yan ngayon din. Salamat, Miss Paula, sa masamang negosyo.
salamat sa merienda. Mr. Javier, may sasabihin kami sa'yo. Ano yun? Kailangan ilabas ito sa kusina. Dumito ka, Paula. Ano bang gusto niyo? Gusto kong humiga bago umalis muli. Pagod na pagod ako, kulang ako sa tulog. Nag-aaral sa araw, trabaho sa gabi. May ambisyon kasi. Tingnan niyo ko isang taga-piano sa bulok na Botaville. Hindi ako pianista. Alam niyo ba ang diferensya ng pianista at taga-piano? Sasabihin ko, ang pianista aral sa konserbatoryo at nagkukonsyerto sa alta sosyedad. May kultura ang pianista, samantala ang taga-pianong tulad ko walang naging kitsa na karanag sarili at alam na alam kong walang kwenta ang puti ko. Rima ng piano sa bulok na Bodavid, tatlong tugtog sang araw sa bulok na Sinihan. Inumuduran sa batok ng mga nanonood, parang lata ang tunog ng piano mong bulok. Ang hindi nyo alam kung hanggang kailan ang trabaho mo. Mr. Javier, nang pumayag kaming rumenta ka sa amin, may isang kondisyon, hindi ka magdadala ng sugalo anak. Nilabag mo ang aming reglamento. Hindi ako nagsusugal. Hindi sugal ang tinutukoy ko. Bueno, sige, nagsaserbesa minsan. O ang pag-inom mo. Ang ibig mo sabihin,